So guys, another episode na naman po ng pagpapagawa ng bahay na kung saan isang matagumpay na naman na OFW na nagtatrabaho sa Kuwait bilang isang kasambahay. At siya nga po ay nakapagpagawa na nga po ng bahay na ito at kitang-kita niyo naman guys na napakaganda at finish na po ang loob, naka-tiles, palitada loob at labas at naka-steel trusses pa po ito. So guys, ito nga po ay nagkakahalaga ng 240,000 pesos at yan ay labors and materials na. At ayon nga kay ma'am, at binigay niya nga po ang mga details ng mga materials at prices nito, at yan nga po ay ihahatag natin sa inyo step by step or one by one. Kaya hey guys, it's me again, Rep Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update. And just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ng isang OFW na si Ma'am Evangeline Superficial. Siya nga po ay isang OFW na nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa bansang Kuwait at siya nga po ay 6 na taon siyang nagtatrabaho doon at unti-unti siyang nag-ipon hanggang sa maipagawa niya itong bahay na ito at unti-unti rin niyang pinatapos. And also guys, ito naman po ang kanyang mister na si Mr. Edwin Superficial. So guys, tulad nga ng ating sinasabi, ay napakasarap talaga sa feeling na ikaw ay nakikita mo na pinaghihirapan mo ang pera ay napupunta sa inyong pinapangarap na bahay. Lalong-lalo na't ikaw ay kasama mong nagbubuo ng bahay na ito ang iyong minamahal na asawa. At yun nga, bunga ng inyong pagtutulungan ay ito nga at nakamit nyo na ang inyong pinapangarap na bahay. So once again, congrats po sa inyo, Mr. and Mrs. Superficial, sa inyong na-achieve na pagpapagawa ng bahay na ito. At tunay nga naman talaga na napakasarap sa pakiramdam. So yun nga guys, simula nung starting natin kanina nakita nyo yung layout and then nag-start na rin po sila nag-file ng hollow block and then at ito nga tumataas na asintada at nakikita na nga natin na pumuporma na yung bahay at nagtatayo na rin sila ng mga poste. So guys, ito na nga po yung details about sa paggawa ng structural ng bahay na ito and then unahin nga po muna natin dito sa kanilang hollow blocks. So guys, ayon nga po sa binigay na details ni Ma'am Evangeline, yung kanilang hollow blocks na nagamit dito ay umabot po ng 2,200 piraso. Kasama na nga po dyan, yung pati yung septic tank, all in all na po yun. So guys, dito naman po about sa simento, nakaubos po sila dito or gumamit ng 200 piraso. So lahat-lahat na rin po yan, ayon nga kay ma'am. At ito naman about sa mga bakal, gumamit po sila dito guys ng 12mm and 9mm. So yung 9mm po, yan yung pang-anlilyo. At yung sa poste naman, yan yung mga pinapatayo guys na yung 12mm, yung pinakamalaking bakal nila. And then yung 12mm guys, 140 piraso. Yan po ang nagamit nila. And then about naman sa 9mm, yan ay 95 pieces. So guys, lahat-lahat 235 piraso ang nagamit nilang bakal dito. Assorted sizes na po yun. So and about naman dito sa kanilang buhangin, is nakapag-load po sila dito ng 3 load na buhangin, yung mini dumping and then isang load na banda-banda or yung mix na bato at buhangin. Para yan yan po yung pagbuhos ng puting at sa mga poste. So yun nga guys, tulad nga ng sinasabi natin ay napakasarap sa feeling ayan, at hindi na mapipigilan talaga ang pagbuo ng bahay ni Ma'am Evangeline. At nagbunga ang kanyang pagsasakripisyo sa abroad na nagtatrabaho bilang isang kasambahay dahil hindi nga po ganun biro ang pagtatrabaho na ganito. At alam naman natin guys, minsan minamalas at minsan sinuswerte ang pagtatrabaho, lalo lalo ikay nakatapat ng hindi magandang amo at ikaw naman ay nakatapat ng mabuting amo. So ang importante dito guys is magpursigi tayo para ma-achieve natin ang ating pinapangarap na bahay para sa ating pamilya. So guys, ayon nga po sa binigay na details ni ma'am, na ang sukat nga po ng bahay na ito ay 18 feet by 24 feet. Meron po siyang 2 kwarto, kitchen and dining area, living room, isang CR at terrace. So yun nga guys, bali ang bahay na ito ay matatagpuan sa Barangay Liberty, Tampakan, South Cotabato, Mindanao. Yan po ang hometown ni Ma'am Evangeline at ng kanyang mister. At ito po ang location ng bahay na ito. So guys, ayan nga at nakikita natin nabuo na po yung structural ng bahay and then nandito na nga po at nagkakabit na sila ng steel trusses para sa kanilang bubong.
So guys, dito naman po tayo sa details na binigay sa akin ni Ma'am about sa kanilang papagawa ng bubong, at ang ginamit niya dito ay steel trusses. And then ang kanilang yero guys ay galbalon na yero. So yun nga guys, lahat-lahat na ginamit dito, steel trusses and galbalon na yero, ay gumastos po sila ng 42,000 pesos. Yan ay labors and materials na po yan. So, napakaganda na nga po ng starting ng bahay na ito at nakikita natin guys, unti-unti nang nabubuo. And once again, congrats po sa inyo Mr. and Mrs. Super Special. Dahil po sa inyong pagmamahalan at pagtutulungan, ito nga po ay na-achieve at nabuo nyo na ang inyong pinapangarap na bahay para sa ating mga pamilya. So yun nga guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am, at yun nga po yung tinagtayuan ng lupa na ito ay nabili niya rin po noong 2018 sa halagang 60,000 pesos. So napakaganda na nga po ng mga na-achieve ni Ma'am sa loob ng 6 na taon na pagtatrabaho niya sa abroad. Eh nakabili na pala siya ng lupa noong 2018 and then ito nga at tinayuan na ng bahay. So napakasarap po ng feeling na meron tayong naipupundar na ganito, at ito nga ay masasabi natin, ito ay sarili nating bahay at lupa. So guys, ito na nga po at makikita natin guys, binuhusan na po yung flooring nila and then mamaya may palitada na po ito and floor tiles and at saka yung lababo ay may tiles na rin. So guys, mega love shout out nga po pala sa inyong lahat, lalong lalo na sa ating mga OFW. And of course, lalong-lalo na sa mga kasambahay na nagtatrabaho sa buong mundo. Be proud po tayo na tayo ay nagtatrabaho bilang isang kasambahay. At yun nga guys, iba't ibang nga na i-feature natin halos kasambahay ay nakakapagpundar na nga ng kanilang pinapangarap or sariling bahay. Just be proud po and congrats sa ating lahat. So guys, ayan na nga po at nakikita nyo, unti-unti na nga pong niaayos at pinapaganda itong bahay ni Ma'am Evangeline. At sa ngayon nga guys, at nakikita natin pinapalitadahan na ito. And then hanggang mamaya po ay makikita nga natin pino-floor tiles na, at ito nga ay unti-unti nang gumaganda. And take note guys, nakatira na po ang pamilya ni Ma'am Evangeline dito. So once again, congrats po sa inyo Mr. and Mrs. Superficial. Dahil nga po sa inyong pagtutulungan, lalong-lalo na si Ma'am Evangeline, ay ito nga at nakabit nyo na ang inyong pinapangarap na bahay. So guys, dito naman tayo at nakikita nyo, nagkakabit na nga po ng sliding window. And then ito nga po ang kanyang details na binigay sa akin ni Ma'am Evangeline. So about naman po guys sa mga bintana, meron po siyang 5 malaking bintana at 2 maliit. So ayon nga po kay Ma'am, ito nga po ang kanyang pagkakagawa. Lahat-lahat, bali 7 piraso, is umabot po ng 19,000 pesos. Yan po ay all in na, 5 malaki at 5 maliit. So yun nga guys, at kitang-kita naman napakaganda na, naka-steel trusses, may sliding window, and then at after nga nito guys, ipapakita na rito yung tile setting niya or tile setup. So napakaganda na po at sulit na sulit ang ginastos dito na 240,000 pesos. So yun nga guys, ito naman about naman po dito tayo sa mga laborer or sa mga manggagawa. Ayon nga po kay Ma'am Evangeline, meron po silang kinuhang 2 mason or panday. Ang gana po nito ay 500 pesos per day. Yan po ang kanilang rate sa kanilang lugar. And then about naman po sa labor, is meron din po siyang kinuwang 2 labor. And then ang gana po nito ay 300 pesos per day. And then at kung minsan naman ay tumutulong po ang kanyang asawa para makabawas din at mapabilis ang trabaho, and also makabawas sa konsumo ng kanilang pagbabayad sa labor. So yun nga guys, dito naman po tayo ngayon about sa mga pagpapagawa ng kanilang floor tiles at ng kanilang lababo. So yun nga guys, ayon sa binigay na details ni Ma'am Evangeline, ang sukat po ng ginamit nila dito sa floor tiles ay 60 by 60. And then ang quality po ay tile ceramic. And then nakabili po siya dito ng 47 pieces or piraso. So yun nga guys, and then yan po ay sa floor tiles ha. And then about naman dito sa kanilang lababo, ay gumamit po sila dito ng 35 pieces na ceramic tiles. At yun nga guys, at ayon kay Ma'am, ang sukat nga po nito ay 30 by 30. So guys, lahat-lahat po, 60 by 60, 47 pieces na tiles, ceramic, and then 35 pieces na 30 by 30 para sa lababo, ang nagastos po dito ni Ma'am ay 14,000 pesos. Yan po ang kanyang nagastos dito sa pagbibili ng tiles. So yun nga guys, kitang-kita naman at napakaganda na po ng setup ng bahay na ito. At unti-unti nga po itong ginawa ni Ma'am step by step. So ayan at nakikita nyo guys yung CR, at talagang nakatira na nga po ang kanyang pamilya dito. So guys, ayon nga po sa binigay na details ni Ma'am, na ang sukat nga po ng bahay na ito ay 18 feet by 24 feet.
meron po siyang dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, at isang CR. And then also guys, meron din po siyang terrace. So yun nga guys, ang ginastos po nila dito ayon kay ma'am ay nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Yan po ay labors and materials na. So yun nga guys, napakaganda na po. Meron ka na pong ganitong bahay sa halagang 240,000 pesos. Naka-tiles na po, palitada loob at labas, at naka-sliding window. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay may natutunan at na-inspire kayo dito sa pagpapagawa ng bahay na ito. At lalong-lalo na't na-motivate tayo na buksan ang ating puso't isipan para makapagpasimula na rin po tayo at makapagpagawa ng bahay. Kagaya nga po ng ginawa nito ni Ma'am Evangeline, ang ginawa niya po dito ay step by step. Kada ipon, pagawa, konting ipon ulit, pagawa, hanggang sa nga ito ay nabuo na. At sa ngayon nga guys, ay nakatira na po ang kanyang pamilya dito. So guys, happy 52,000 subscribers. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at pagtangkilik ng aking mga videos. At lalong-lalo na sa mga nai-inspired sa aking mga patuloy na pagbubukang bibig nito at pinagdidiin na natin na pagbaysimulan ay may tatapusin. So yun nga guys, maraming salamat pong muli at ikaw kapatid. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. Maraming salamat pong muli. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.